ginagawa nila kay Pastor Kibuloy, eksaktong-eksaktong script sa ginawa nila sa akin. Medyo matagal po tayong nanahimik, pero ngayon, tingin ko kailangan ko magsalita ulit. Dahil, ayon kay Ted Filon, sobra na, tama na. Grabe na talaga ang korupsyon sa ating bansa. It has even been the corruption in the Philippines has even been noticed by the international community. If you saw the interview in Australia with, I think, Ferguson, the lady social media, lady media practitioner. Nung in-interview niya si Bongbong Marcos tungkol sa ill-gotten wealth, natameme si Bongbong Marcos. Nakita niyo doon. So, kung ako lang tatanungin niyo, medyo guilty. Sa aking mga kababayan, sobrang naaawa na ako, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Ang mahal na ng bigas, ang mahal na ng mga bilihin, ang mahal pa ng mga produktong petrolyo. Pero kung makita nyo, ang nagpapatakbo na ating bansa, parang kumbaga walang pakialam. Biyahe lang ng biyahe, kumbaga para lang nagbabakasyon. 21 trips in 21 months. Kung ako yun, yung pera pang biyahe, pamigay ko lang sa mahihirap. Gawin kong tulong. Isa pa, ang dami ng drogang umiikot ngayon sa Pilipinas. Ang dami ng krimen. Isa pa, napansin ko, bakit pag ibang tao pinagbintangan, guilty na kaagad? Si Bantag pinagbintangan, hindi pa nalilitis, guilty na. Si Arnie Tebes pinagbintangan, isang araw lang, guilty na. Si Pastor Kibuloy pinapaimbestigahan, guilty na, hindi pa naiimbestigan, pinapatawag pa lang, guilty na. Pero si Lisa Arneta Marcos, nadawit sa isang extortion issue, kaagad pinawalang sala ni Jean Fajardo ng PNP. Bakit ganun? Ilan ba ang pinagbabatayan ng batas natin sa Pilipinas? Are there two sets of laws in the Philippines? Isa para sa mga may kapangyarihan, isa para sa ibang tao. Or isa para sa mga kakampi ng mga Marcos, isa para sa ibang mga tao. Di ba dapat sa isang bansa, isa lang ang sinusunod na batas? Dapat pantay-pantay sa lahat ng tao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang ating kongreso, kung saan ako ay membro, kahit tinanggal pa nila ako, sa aking paniniwala, hindi karapat-dapat yon, dahil hindi nabigyan ng due process. Hindi lang kongreso, pati senado, hindi ko na maintindihan. Pag si Arnie Tevez, bawal ang Zoom. Pero ngayon, makita natin, sa senado at sa kongreso, ang dami nang nagzo-zoom. Yung mga kunwari witness nila, di ba? Bakit sila pinapayagan mag-zoom? Sabay si Arnie Tevez, bawal mag-zoom. So, double standard na naman. Again, tanong ko, ilan ba ang rules ng Senado? Ilan ang rules ng Kongreso? Dapat isang set lang ang rules ng mga chambers na ito. Nanggaling ako dyan eh. Alam mo, sobra na ang pang-aabuso ni Tambaluslus. Dapat na natin itong wakasan. Lahat pinagdidiktahan na nila. Lahat pinapakialaman na nila. May nakita ako kailan lang, pati LGU ng San Simon, pinapakialaman. Sobra na talaga. Ngayon, grabe ang kanilang persecution, or sa Tagalog, pang-uusig sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanilang mga gawain at sa kanilang mga gusto. Sino ang kanilang mga inusig? Ang una, si General Bantag, sumunod, si Arnie Tevez, tinanggal sa Kongreso, binigyan pa ng sobrang daming kaso na kung ano-ano, wala nang ang witness, may kaso pa rin. Pati si Madam GMA, tinanggal nila bilang Deputy Speaker. Senior Deputy Speaker. Pagkatapos nun, tinanggal pa bilang Deputy Speaker. Ngayon, pagkatapos si GMA, si Boss Pulong naman, si Congressman Pulong Duterte. Gusto na naman nilang tanggalin, pero tingin ko hindi nila kayang gawin. Inuusig din nila si Boss Pulong. Bakit? Pati si PRRD, inuusig nila. Pati si Vice President Inday Sara, sinisiraan at inuusig nila. Pati isang kagalang-galang na pastor, nagsasamba at sa Bisaya, nagsasangyaw, nagsispread ng word ng ating Panginoon, pati yon sinisiraan nila.
nakikita ko nga ngayon ang ginagawa nila kay Pastor Kibuloy, eksaktong-eksaktong script sa ginawa nila sa akin. Sinimulan sa pagbibintang, na may mga baril, may ganito-ganyan. Hindi ako magtataka na malamang i-re-read din nila si Pastor Kibuloy. Pero siguro ngayon magdadalawang isip na sila dahil syempre alam nilang obvious na masyado yung ginagawa nila. Dahil lang ba ang SMNI ay nagsasabi ng katotohanan at ayaw sumunod sa ibang mainstream media na sila lang ang parating nilalabas sa balita, ang administrasyon lang. Ito, sobra na talaga to. Sobra na. Alam nyo, hindi lang opisyal ang kanilang inuusig. Imagine, pati vloggers, inuusig nila. Ang mga banateros, inuusig nila. Ang ibang vloggers, tinatakot, nakasuhan. Pati si Maharlika, may threat sa kanyang buhay. Bakit ganun? Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, papayag pa ba tayo sa ganito? Hanggang kailan natin ito lulunukin? Ang kanilang paglalabastangan, ang kanilang Bisaya, pagpanunog, pang-aapak pala sa Tagalog, sobra na talaga. Alam nyo, tama si PRRD na yung ginawa ng ama na si Marcos Sr. at ang gustong gawin ni Marcos Jr. pareho. Ako sumasang-ayon ako doon. Gusto nilang galawin ang konstitusyon para mapahaba ang kanilang mga termino. Mali at dapat huwag tayong pumayag. Ang aking panawagan sa lahat, tayo ay magkaisa, laban para sa bayan. Let us protect the Constitution. Protektahan natin, samahan natin si Pastor Kibuloy, si Ma'am Inday Sara, ipaglaban natin si Ma'am GMA na huwag nilang apak-apakan, at pati ang mga vloggers at ang lahat ng mga tao na ang kagustuhan lang naman ay maging tama at gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Dapat tayong magkaisa at ipaglaban natin ang tama. Laban tayo para sa bayan.